nagwawakas ang aking kasaysayan. Loving you, Max. Well, kung saan ka man naroroon, Max, hindi mo na siguro kailangan ng aking payo sapagkat chugi ka na, no? Chugi. Okay. Paul, alam mo, sikat na sikat ka dun sa Face of the 80s. Maraming nagtatanong, ang dami mo naman daw kalaban na magaganda rin. Pero narito pa isang issue. Ikaw daw ba, may kulani? Hindi lamang iisang henerasyon ang nakakaalam kung paano niya sinimulan ang panggagaya ng iba't ibang sikat na katauhan. Mga katauhan kung tutuusin ay kanyang mga kaibigan. Tito, tama yun. Oh, of course. Yung akin. Yung sa ikaw, hindi ka tumatama eh. Hindi, inunahan ako eh. Ba't ka nagpapakaganyan, isosyal ka pala? Ay, hindi. Gusto hindi ko makasalamuha sa inyo. Pero hindi ka pala Aahitan kita. Kung sa entablado ay nauna mga Willy Nepomuceno at mga Gary Bautista. Sa telebisyon, si Joey De Leon ang isa sa mga nag-umpisa ng lahat. Sa pamamagitan ng kakaibang estilong nagparamdam sa kanyang mga ginagaya na hindi siya nang iinsulto. Naglalaro po lamang. Sa pagpapatuloy ng 25 isang oras, ano? Naku, eto po, may mga nakonsult sa security sa Malacañón. Oho, ano ha? Yan ang balita natin. At nakalusot nga sa mga security at hindi nila malaman kung bakit. Eh yan eh, ano, alam nyo, ano? Ano ha? Mga kapuso, sa 3rd taong anibersaryo ng magpakailanman at para na rin sa inyong matapat at patuloy na pagsubaybay, alay po namin sa inyo ang espesyal na pagtatanghal na ito. Noong una po namin iminungkahi kay Joey De Leon na isadula ang kanyang buhay dito sa magpakailanman, ninaisan na naming pasukin ang sa tingin namin mas makulay na daigdig ng kanyang pag-ibig. Subalit sa aming pananaliksik, lumabas na mas makulay pala ang bahagi ng kanyang buhay na hindi alam ng lahat. At ito ay noong bago pa siya naging bahagi ng mundo ng showbiz. Sapagkat minsan, may isang Joey na nagsimula sa wala. Joey. Ma. Andiyan si Freddy, ha? Hinahanap ka. Ando na? Dali, may lakad kasi kami. Fred. Oh. Ba't aga mo naman? Bira ka. Dapat. Ay, mauna ka na. Sunod na ako. Tapusin ko lang yung dito. Daanan mo ko sa bahay, ha? Oo. Sige. Sige. Hoy. Ma. Bata ka. Ano yung ginagawa mo? Wala. Panghihilamos ko to eh. At bakit mo hinaluan ng tubig yung mercurochrome? Para mamula-mula yan. Tingnan mo mamaya yan, ha? Oo. Oo na, ma. Mamaya mamumula na yan. Magiging mistiso na ako. Ayan naman yan. Eto naman. Para ano? Ang patilya. Kita mo naman, ha? Parang kulang pa yata. Ano bang kulang? Ay sus, ano ka bang bata ka? Kung ano-ano kalukuhan niyang pinagagawa mo? Ano ba to? Andahan lang mo, mamaya. Baka humula siya, kita mo. Basta, kita mo na. Talagang maging mestizo, ha? Manaman, hindi naman yung gustong-gusto. Tanggap ko lang na mas kiling sa tao yung mestizo, parang itsurang mayaman. Oh,
Hindi naman ako nag-aalangan doon kasi pag tinanong ako, asan ang papa ko? Di sabihin ko, nasa Spain. Ma, yung totoong Espanya, hindi yung nandyan sa may UST. O, edi, mi padre está en España. Eso es, soy un mestizo. Claro. Claro en reto. Sí. Para, sí, para buto na sili. Ang papa mo, pumunta doon sa mga ninuno niya. Ang sabi, mayroon daw siyang mamanahin. Hindi na bumalik. Nag-asawa na ron at nag-anak pa. Ano ka na mag-isip ng ganyan? Ako ba na yun? Mahal ka pa rin naman nun. Yan din ang sinabi niya sa akin sa telepono nung tumawag siya sa akin. Ang sabi niya, Emma, mahal pa rin kita. Sa katunayan, ipinangalan ko ang mga anak ko dito sa dalawang anak natin dyan. Loko-loko! Diba, eh, totoo naman yung sinabi niya eh. Oh, Jose ako. Jose rin yung pinangalan niya sa anak niya doon. Patuloy ni Nancy, Asuncion si Nancy. Asuncion din yung pinangalan niya doon sa isang anak niya. O, ano pang tawag mo yun? Di true love. Amo ma. Narating yung panahon na hindi mo naiisipin ang papa. Iikuti mo rin yung buong mundo. At dadaling kita sa Amerika. Yayaman tayo. Yan din ang sinabi sa akin ng papa mo nung araw. Mayaman daw sila. Ang katibayan daw ay yung lupang kinatatayuan ng Arellano University ngayon. Eh yun, at sinugal... Kanila daw yun nung araw. Eh yun nga, kaya nga sinugal nung lelang niya. Ang bira. Ma, ang sinasabi ko, yung totoong yaman, ako mismo, magiging milyonaryo ko. Paano kang yayaman, Aber? Tatlong beses sa isang linggo ka kung magtrabaho at matanggal din sa kakapalit mo ng hanap buhay sa bawat linggo. Hindi ka yayaman ako. Alam mo, anak, kung gusto mo talagang maging malaking tao, yung talagang tinitingala at talagang... Naalala ko si Freddy. Naku, baka magalit si, ano eh, Karina Fabia sa amin. Puntahan ko muna, ha? Hindi. Sige na, bye-bye. Umawa ba? Okay ba? Bye-bye. Fred! Ready? Linda? Nandiyan ba si Freddy? Ready lang. Tawag naman, no? Thank you, ha? Ready? Oh, Joy. Ano? Nasa yung bistila? Gawa na ba? Eh, nililili pa eh. Eyo. Dito nga muna, di pa ako nakakabili. Aga-aga mo naman kanina sa bahay. Kala ko naman, may lalarga tayo. Eh, gusto kong pumunta na sa studio na maaga. Oh. Eh, so si Karina Pable. Eh? Punta tayo. Noon time show, hindi na. Wala namang hilig din. Di mo ko sasamahan, ganon. Eh, sasamahan. May magagawa pa ba ako? Wala naman ibang gagawin. Nasi Santi ka na naman sa trabaho, no? Ay, pa nga ba? Dali, hindi ko lang to. Subalit nagbago ang lahat nung araw na samahan ni Joey ang matalik na kaibigang si Freddy sa paghahatid ng mga pinatahing bestida ng sikat na singer at komedyanteng si Karina Afable doon mismo sa studio. Ano ba naman? Para tayong probinsyano niya, huwag kang ganyan. Eh, mamaya pa yung show ni Karina. Kaya iniwan ko muna yung damit na doon. Eh, may isang oras pa tayong mag-iikot-ikot dito. Iikot tayo eh. Baka mahilo naman tayo niyan. Mira. O naman eh. Uy. Auditions? Silipin natin. Silipin. Ayoko magkakulit eh. Ikaw na lang, no? Ikaw naman. Puro biro ko eh.
Tignan natin. Malaman natin kung paano sila kumukuha ng ano, ng radio announcer. Tignan, tignan natin. Mag-audition kayo? Yung kasama ko mag-audition. Ano pangalan niya? Joey De Leon. Joey De Leon? Opo. Eh, pwede yung pumasok? Oo, pumasok ka. Ay, salamat. And I talk of her sex children perish in a fire that had Tondo down of Monday. Arson's investigator say that fire was caused thank you. By thank you. The... Thank you. Next! Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Quiet, please. Ready? Next! Hirap pala mag-audition dito. Konting mali mo lang, next agad, no? Kaya siguro ganito karami nag-audition dito, eh. Konting mali mo lang ng hinga. Goodbye ka na. Pili ka na, kunin natin yung bayad. Eh, hayaan mo na yun. Eh, binili ko naman yung damit, eh. Mamaya ako nadadaanan yung bayad. Eh, parang gusto kong tapusin itong audition, eh. Parang, ano ba? No? Siyempre ang orin to, eh. Uish, wala naman tayo mapapala dyan. Dali-dali lang. Halika na. Sinasabi mo yan kasi nakaupo ka dyan. Eh, kung ikaw ang nakasalang doon, may masasabi ka ba? Meron. Eh, di ko wala akong masabi, di. Mag-iimbento ako. Say something about yourself. I'm great. Say something about myself. Joey, mamaya ka na lumusong, ha? Hindi pa tayo nakapampalit ng ano eh, pandigo. Ano ba yun? Eh, mamaya na wala kang kasama. Magpapalit muna tayo, ha? Lilia! Huwag ka muna lulusong, Lilia! Ha? Po! Dito, kakain na rin tayo. Ay, bata! Bata, nanonood! Batang muntik-muntik ka ng malunod. Ang batang si Joey ay nagkaroon ng matinding ear infection. Dinala siya sa isang general practitioner. Dr. Santos, kumusta na ho ang anak ko? Ha? Oh, Dr. Santos, anong ginawa mo sa anak ko? Bakit naman naka-straight jacket ito? Sobrang likot ho ng anak niyo. Hindi ko nga ma-check up yung tenga niyan eh. At ang ipinagtataka ko, pilit niya akong gustong painumin ng gatas. Leche! Leche! Ayan, nakita niyo na! Hindi yun naiintindihan eh. Leche! 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 Joey. Hindi niya kayo piniinom ng gatas. Ganun lang ang nakasanayan ng anak ko. Ang leche pala, hindi mura. Kaya pala, sumisigaw ang mga Kastila sa makukulit na bata. Va el hogar y bebe la leche. Go home and drink milk. Yung pala yun. Okay. Shortcut lang yung leche. Thank you. Next! Ano ibig sabihin mo? Kaya ang pagkakaalam ng iba,
bastos yung expression na yun. Joey. Ha? Huh? Oh. Newsflash. Kasti-kastila ka pa dyan. A woman kulang-kulang na sa 100 yung mga tao dito. Bilis magtanggalan. Six children. Buti na lang. Perish. Hindi ka mag-audition. At hindi ka sumali. Dahil wala kang masay-say something about yourself. Monday. Hindi pabantad sa pangkalahatang gamit ang salitang trivia ay taglay na ni Joey ang ugaling maghanap ng paliwanag sa mga bagay-bagay at magbungkal ng eksplanasyon sa kung ano-ano. Itong maghihiwalay sa kanya sa pangkaraniwan sa daigdig na nakatakda niyang pasukan. Meanwhile, over at Cebu, Senator Benigno Aquino Jr. clarified the Liberal Party position with regards to the ongoing construction of what will soon rise at the cultural center of the Philippines. Thank you. Next! Pinaarte po. Ito mo naman. Yung simpleng Cebu, Cebu. Yung Benigno Aquino, Benigno Aquino. May sakit talaga ng Pilipino yung pangyansyal tayo. Yung fee ginagawang F. Parang fish pan. Fish pan. Ano ganun eh? Noon pa man ay prangka na siya. Sinasabi ang gusto. Sabihin ang walang pelo-pelo. At hindi nahihiya. Mainisin siya. Pero inis na kung gaano kabilis dumating, ganoon din kabilis mawala. Minsan, may isang Joey na magiging komedyante rin pala. Pero paano ba ginagawa ang isang mapagpatawa? Paano siya nahuhulma? Ma'am, nandiyan lang po yung mother ni Joey. De Leon, you may go home now. De Leon? Ma'am, bad smell! Posibleng doon sa insidente iyon nagsimula ang pagiging palabiro ni Joey. Higit at lalo pa sa mga kaklaseng babae. Okay, class. You may go home now. Goodbye! Goodbye! Ay, may bubblegum sa puweto! Pero ang siga ay hindi palaging siga. Paminsan-minsan, nakatagpo rin siya ng katapat. Quiet, please. Class, quiet. Quiet. Sino bully to? Ikaw talaga. Bakit? Ay. Alam ko ikaw nag-bully niyan. Di kaya. Ang sama mo talaga. Aray. Ay, stop it. Mabuhon si Loli na nunulak. Lolita Solis, could you please go back to your chair? Yes, ma'am. Umalis nga at nagpa sa Espanya ang ama ni Joey. Pero hindi niya natandaang sila'y nagdamdam o nagalit man lang na magkakapatid. Hindi sila pinalaki ng kanilang ina na magkimkim ng sama ng loob. Nakisuno silang mag-anak sa bahay ng kapatid ng kanyang ina na si Elvie at asawa nitong si Benny Villasanta, kung saan matagal-tagal din silang namalagi. Joey, nasaan na ba ang mga kapatid mo? Saan na si Monching, si Popoy? Ay, hindi ko po alam. Baka po nandiyan sa labas. Saan ka ba nang galing? Ba't ganyan kang salita? Sa Bulacan po. Saka mag-anak ng papa. Dalawang araw ka lang doon, ha? Matik nga po malunod. Dalawang araw ka lang doon, may punto ka na kagad? Ay, ano pong punto? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Ariel, sa tingin mo ba may punto ko? May Nancy. Kailan ka daw dadalo kay Chong? Ay naku, Joey, ewan ko sa'yo. Yun eh. No. Ang
Galing, ang galing ah, ang galing. Tumugtog eh. Sandali, sandali lang, hindi pa ako nakikita ni Tito Elvin niyo ha. Pass mo na ako. Galing niyo, galing niyo. Oh. Kanina ka pa? Oo, sabi ko sa mga bata, ang gagaling kumanta. Mahuhusay sila, mahuhusay. Oh, hindi ka pa natutulog. Nagbayad na mga napautang mo. Matuma lang ang pera ngayon eh. Naisip ko nga. Pahintuin ko na muna sa pag-aaral si Joey at saka si Popoy. Si Nancy naman libre. Si Monching college. Sayang naman kung sandali-sandali. Gagraduate na si Joey. Sayang naman kung ngayon mo pa siya pahintuin. Wala akong pambayad ng last periodical period eh. Alam mo, ganito na lang. Kami na lang magbabayad ng matrikula ng mga bata. Huwag mo nang problemahin. Leon, 65 ang final grade mo sa physics. Alam mo, okay sana ang recitation mo eh, pero hindi ka nagsasubmit ng experiments. At kalahati ng grade requirements sa physics is for experiments. Sarahabol na lang po ako. Tapos na ang grading period. Paano ka pa makakahabol? I'm sorry, De Leon, pero hindi ka makakasama sa magmamarcha ngayong graduation. Mahuhulaan mo ba kung sino ang nagsabi ng magpakailanman ngayong gabi? Sagot na at maging isa sa tatlong mananalo ng tig sa 10,000 piso. Text MKM, letra ng sagot at ipadala sa 4627 or 2364. Sagot lang ng sagot at pwede ka rin manalo ng 30,000 peso sa grand draw. Sir, maasa po kasi yung mama ko nag-graduate po ngayon. Eh, bakit mo pinaasa? Sir, nakikusap naman po ako. You had the whole year to study. Alam mo, inaksaya mo yung isang taon na yan at gusto mo madaan mo sa isang pakiusap yan? Sir, si mama ko lang po nagtatrabaho. Silang po sinigpapaaral sa aming magkakapatid. Iliwan na po kami ng papa ko. Hindi na po kami binalikan. Sir, kasi Bayan silang ginagawa ng mama ko. Titina lang po siya ng tela. Minsan yung hirap po siya makasingili. Sen, paano ko naman po sasabihin sa mama ko na nahuulit po ako na isang taon sa high school. Sir, naglagay ng isang paso ko kayo para nag-isay lang siya, di ba? Sir, mamahawa naman po ako. Parang ako na, sir. Gagawin ko naman po lahat. Totoo bang gagawin mo lahat? Makagraduate ka lang? Oo po. Lahat po gagawin ko, sir. Sige.
Kailangan ko kasi ng magle-lettering at mag-de-decorate sa stage sa may gym for graduation. Kaya mo ba yon? Opo. Sir, kaya ko po yun kasi magaling po ako sa drawing tsaka kaya ko po i-decorate yung stage. Oh, sige, sige. Asahan kita ron. Sir, salamat po. Pagpalain kayo ng langit, magpakilalman. Oh, sige, sige. Sir, salamat po ulit. Bagamat may halong biro ang pagmamakaawa ni Joey sa guro, sinsero ang kanyang malasakit sa kanyang ina na nagsikap upang mapag-aral silang magkakapatid. Hindi maitatatwa na ang ina ni Joey ang isa sa mga babaeng pinakamamahal niya. Pero hindi rin maikakaila na dahil sa kanyang angking talino at sense of humor, maraming mga babaeng na humaling kay Joey. Anghelikaw ng buhay ko, lahat na lang ibibigay sa'yo. Buksan man aking dibdib, tanging laman ay aking pag-ibig. Oy, Joey! Hmm? Hindi ka ba inom? Sige, kayo na lang. Hindi naman mahilig masyado dyan eh. Hindi naman pala ako iinom eh. Ba't dito pa rin nag-inuman sa bahay ng tiyahin mo? Nakakahiya naman. Eh, may pinapagawa ako dito eh. Tula. Well, pre, English yan ah. Para kanino ba yan? Para kay Adi. Hindi mo alam na krusonado ni Joey si Adi? Ano ba? True love eh. True love to eh. Gusto ko siya na yung makakasama ko hanggang magwakas ang buhay ko. Tingnan mo. I've known a girl named Adi, and I adore her. It is true. She's my dream girl and my queen. She is my fairy too. The first time I saw her, I was captured right then by an angelic beauty that I cannot explain. Her grace is like water that quenches the heart, and I will surely die if ever we will part. My heart is only one. Yes, it's only one. You see? But this single heart of mine, I've surrendered to Shirley. I will never forget Tessie as long as I live. Her image will linger even in my sleep. If ever death shall take me to a faraway land, my thoughts will be near Bambi, my destiny in her hands. Freddy, memorize ko pa rin yung tula. Sir, baka naman po may second chance pa. Please give me another chance. Iha, walang iyakan, ha? Okay, meron pa iyaan ako sabi sa radyo. Makinig ka, ha? Sige po ba, pwede ngayon, ha? Iha, dami-dami pa nakapila, ho. O, sige na. O, next, please! Joey. Oh. Kawawa naman yung mga nag-audition, no? Oh. Ang dami nang umiiyak, eh. Eh, ano ka ba? Ganyan talaga ang buhay. Pag sumali ka ng contest, mananalo ka, matatalo ka. Mag-audition ka, matatanggap ka. Hindi. Ganun lang. Inaawa na sa mga narinig, Jay. Eh, kung ako nga, hindi ako naaawa sa sarili ko. Thank you. Next, please. Yabong naman na ito. Next. Mas kinalubog ka na. Kunyari, ini... Naiisip mong, nararamdaman mong wala ka ng kakampi, nag-iisa ka na? Eh, wala yung buhay ko. Eh, wala namang away na matindi, walang iyakan na matindi, ubugbugan. Newsflash. Wala bang drama, pamilya mo? A woman and two of her six children perished in a fire that hit Tonic Dawn. Kung meron mang matatawag na tinik si Joey sa kanyang kahapon, yun ay ang ramdam niyang outsider silang mag-anak. Mga tagalabas na nakatanaw sa loob. Mga inabot-abutan, mga kinukumbida kung Pasko at kung may okasyon. Ngunit hanggang doon na lamang.
Mababait ang kanyang mga kaanak. Wala siyang maipintas sa kanilang ugali at pakikisama. Subalit, si Joey ay si Joey. Kahit aba, hindi magpapaka-aba. Sa pamamagitan ng hindi matawaran niyang galing sa pagkikwento, tila siya batubalani kung makahatak ng makikinig sa kanya. Dito marahil nahasa ang kanyang kumpiyansa at matiim na paniniwalang sa mukha ng talento, ang lahat ay pantay-pantay. Salamat. Ma? Sino ba nagpaparal sa akin yan? Usap eh. Eh, member ang papa mo doon, di ba? Kaya may scholarship eh, magkakapatid para sa kolehiyo. Hindi si Choy LB? Nagbabayad ng tuition ko? Hindi. Hindi rin si Choy Bining? Hindi. Hindi rin si Ninang Nene. Ano bang mga tanong yan, Joey? Diretsuhin mo na ako. Ano bang gusto mo sabihin? Eh, ayoko lang kasi ma, may sumama ng loob pag sinabi kong titigil na ako sa pag-aaral. Ano? Joey, anak. 2 taon at kalahati ka na sa arkitekto. Diba, paano makala ko? Puro drawing lang yun. Meron palang mat eh. Ang hirap na mat eh. Anak, wala namang sarap kung walang hirap eh. Ah, magtatrabaho na lang ako. Wala man akong galing sa mat, magaling naman akong gumumit. Pwede naman akong draftsman eh. Kilalang kilala ni Joey ang kanyang sarili. Alam niya ang kanyang mga kakayanan, ngunit handa rin naman niyang aminin ang kanyang mga kahinaan. Gaya ng kanyang napagplanuhan, nag-apply si Joey ng trabaho bilang draftsman. Natanggap siya, ngunit hindi siya nagtagal doon. At gaya ng inaasahan, hindi rin siya nagtagal sa iba pa niyang pinasukan. Naging field agent siya sa Camalet noong panahon ni Chairman Juan Bora. Tagahanap ng mga pwestong pwedeng gawing presinto. 3 buwan siya roon. Napunta rin sa kauna-unahang restaurant sa San Marcelino. Pero dahil sa likot, nakabasag ng kristal na figurin. Tanggal siya agad, makaraan ng 1 linggo. Naging salesman din ng encyclopedia. Nagbenta ng TV filters hanggang humantong sa National Institute of Science and Technology kung saan siya ipinasok ng kanyang ninang nene. Eh, bukod doon, nagtrabaho pa ako sa paper mills. Yung paggawaan ng tissue, toilet paper. Pero record yun, ha? 3 days lang ako doon. Papabanban man yung first day ko. Yung nakausap ko doon, naputulan ng daliri. Yung nung second day naman, may nakausap din ako. Naputulan naman ng kamay. Nung 3rd day ko naman, natakot na ako. Baka ako kasi yung sumunod, eh. Eh, kung ano pa maputol sa akin. Ano ba yan? Ito ang magiging trabaho mo. Dadali mo yung mga slides na to, araw-araw. Araw-araw? Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Susukatin mo ang pollen count index. Pollen? Di ba yun yung partner ni Popoy? Popoy and pollen. What is a pollen count? Pollen count? Nabasa ko yan eh. Hindi ko lang Chikador! Bago pa man nauso ang salitang chikador, si Joey ay mayroon ding photographic memory. Karamihan ang nababasa niya ay dagli niyang natatandaan. A pollen count is a scientific measure of the amount of pollen in a specific volume of air during a given 24-hour period.
What are pollens? Well, pollens are tiny egg-shaped male cells of flowering plants needed in a plant fertilization. Why do we do pollen counts? Why do we do pollen counts? Because pollen counts measure the amount of airborne allergens present in the air that cause asthma and other severe allergic reactions. And pollen counts are done in a variety of ways. Ayan, katulad ng ginagawa mo ngayon. Iakit mo ito at ipapatong mo sa pinakamataas na building na kaya mong akitin. Dun sa rooftop. One for each day. Isa sa bawat araw. Pagdating mo sa tuktok, iiwan mo ang isang slide. Sabi mo nga, hindi ba? Araw-araw talaga. Monday, Tuesday, Wednesday, etc., etc., etc. Ayo na! Pagod na ako ng kakakit panahog dito. Inahapo ako eh. Paala sila. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, iiwan ko na kayo dyan. Ha? Bahala kayo, sabay-sabay kayong kumuha ng pollen, sabay-sabay din kayong mahinog, pero hiwa-hiwalay ko kayong ihahatid sa mga opisina. Okay. Pabu. Sa tingin mo, Freddy, may gumaling kaya sa hika ng mga panayon na yun? Tingin ko, wala eh. Wala rin nakaalam na may gumawa nun. Hindi naman ako nasisante. Nag-resign ako. Napagod ako ng kakaakyat ng building na yun. Kahit ba ma, once a week yun. Joey. Apat na lang ang natitira, tapos ikaw na. Malapit ka ng tawagin. Handa ka na ba? Alam mo na ba sasabihin mo? Teka, bakit? Hindi naman sumali dyan, ha? Huwag ka magagalit, Joey, ha? Pero pinalista ko pangalan mo, eh. Bira ka! Loko naman! Ano ba? Ano sa tingin mo? Kaya mo? Bira. Hindi mo man lang sinabi sa akin paano nakapaghanda ako. Wala ka masasabi. Hindi mo kaya mag-invento. Hindi ako mag-invento. Manggagaya ako. Si Emmanuel Geslani. Yun ang gagayahin ko. Sino Emmanuel Geslani? Emmanuel Geslani. Thank you very much wherever you are. Sa lahat naman ang maiisip mo si Emmanuel Geslani, pa yan pa naman ba importante sa'yo ngayong oras na to? Eh, malapit ka na sumalang dyan. Mahuhulaan mo ba kung sino ang nagsabi ng magpakailanman ngayong gabi? Sagot na! At maging isa sa tatlong mananalo ng tig sa 10,000 piso. Text MKM, letra ng sagot at ipadala sa 4627 or 2364. Sagot lang ng sagot at pwede ka ring manalo ng 30,000 peso sa grand draw. Nasa UI ako. Sinali ako ng professor ko doon sa oratorical contest. English yung piyesa ko noon eh. Alam mo ba, akala ko, ako na yung pinakamagaling noon. Biglang tinawag to si Emmanuel Geslani, ng Tagalasal. Tapos kala ko English din ang gagamitin niya, pero hindi. Pinaghalo niya yung English, tsaka Tagalog.
Nag-react yung mga tao. Nagpalakpakan, natawa sila. Alam mo, Freddy, yung pala yung sekreto eh, no? Hindi lang yung mensaheng importante, kundi yung connection sa nagsasalita at sa nakikinig. Biglang nanalo si Emmanuel Gislani, first place. Okay, thank you. Next, Mr. Joey De Leon. Sir? You're next. Sir? Please. Newsflash. A woman and two of her six children perished in fire that hit Tondodon on Monday. Arson investigators say the fire was caused by an unattended candle that fell and immediately ate up the curtains and surrounding cheap cardboard walls. Meanwhile, over at Cebu, Senator Benigno Aquino Jr. clarified the Liberal Party position which regards to ongoing construction of what will soon rise as the cultural center of the Philippines. Please say something about yourself. Sir, my full name is Jose Mari Ramos De Leon Jr. I was born exactly 11:45 a.m. October 14th. Oops, that was a Monday. And attending nurses and doctors wear binds and the Lusario when I was baptized. Sir, excuse, di ba po about myself? Yeah, please, continue. Material na galing sa baby book ni Joey ang ginamit niya sa kanyang biglang audition. Mga detalyeng kanyang nakabisa. Kababasa niya rito ng paulit-ulit. Ang nakapagtataka, makaraan ang araw ng audition na iyon, biglang nawala ang baby book. Parang kusang naglaho. Pero tandang-tanda pa rin ni Joey ang hanggang ngayon ay tinatawag niyang music to his ears. Ang mga salitang... Mr. De Leon? Sir? Please remain. Si Joey ay naging DJ sa mga radio stations. Isa na siya marahil sa pinakamaraming napagtrabahuhang istasyon ng radyo mula noong siya ay nagsimula hanggang sa tuluyan siyang agawi ng telebisyon at pelikula. Malayong malayo ang kanyang narating. Kahit pa anong landas ay tatakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking TV, sakit natin. Hindi pa naman TV, 4 inches pa lang. Kumbaga sa ano, yung mga baga namin, ma'am, may maliliit na mga butas-butas lang, ma'am. Hindi pa naman TV. Gagawin ko po lahat. Makuha ko lang po yung diploma ko. Kahit para hindi na po sa akin. Para po sa mama ko. Kahit na kami matagod, kahit makakasama sa amin, gusto pa rin namin kumuha ng exams, ma'am, ng final exams. Arangal bang kami na sibat? Gusto namin mag-exams, ma'am. Kailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lupo. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang inig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw.
kalagitnaan, may isang Joey na noong nagkaroon ng direksyon ng buhay ay tumuloy-tuloy na. Madali ang landas sa tagumpay. May mga aral, may mga leksyon. Kapag isip-isip ko, minsan pala nangyayari na may nagagawa ako na hindi angkop sa panlasa ng ibang tao. Para sa kanila, eh, hindi matuwid o hindi tama. At dun sa mga taong yan, eh, ako'y humihingi ng dispensa. Patawarin po. At sa karamihan sa inyo na naniniwala, sumusuporta at nagmamahal, at may pangunawa sa inyong lungkod, eh nais ko po kayong pasalamatan. Maraming salamat po. Mahuhulaan mo ba kung sino ang nagsabi ng magpakailanman ngayong gabi? Sagot na at maging isa sa tatlong mananalo ng tigsa 10,000 piso. Text MKM, letra ng sagot at ipadala sa 4627 or 2364. Sagot lang ng sagot at pwede ka rin manalo ng 30,000 peso sa Grand Draw. Wala nga bang matinding drama ang buhay ni Joey De Leon? Kung mayroon man, lampas na ang lahat ng iyon. Gaya ng nakita natin nitong nakaraang ilang taon, ang lalaking galing sa wala ay madaling maantig ng damdamin. Dad! Teka, naiiyak ako eh. Dad! 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 Okay, bakit? Ano ka ba? Wait, remember mo yung card? You know, the card that you sent me on my birthday? Oy! Anyway, sabi mo doon na parang yung wish mo sa akin, sana magkasama pa tayong family ng matagal. Remember that? So, sa birthday mo, yun din yung wish ko. Parang, pero sa akin, iba. Sana mas matagal pa talaga. Da, happy birthday. First of all, thank you for everything that you've done for us. Thank you for being there for us no matter what. And for working hard to give us a wonderful life. Alam mo naman na idol kita. Dahil ikaw ay isang napakahusay na manunulat, artista, komedyante. Pero higit sa lahat, ikaw ay isang napakahusay na ama. At napakabait pa. And this is why I'm so proud to have a father like you. Ate, and I miss you so much, Da. We love you. Dad, wish for his continued happiness, good health, and safety. Happy birthday, Dad. Thank you. Sana magkita kami, like, you know, soon. Uh-huh. Dalaw siya. Layo niyan eh. Dalaw ka daw. Pupunta ko niyan, sige. Oh, miss ka na namin, Da eh. Wala talaga. Wala as in, wala talagang makakatulad kay Inday Badiday. Siya lang ang nag-iisang Inday Badiday at iyong kalahat, Inday. First, the original, the best. Tignan mo, ikaw pala kauna-unahang ano, batang na straight jacket. Sobrang kapilyo mo pala, Pad. So, oh, at least record holder ako. Grabe ka. Hindi, hindi kapilyohan talagang. Lumaki kami ng parang ano kasi, nung maliit eh. Ano? Siguro nakuha ko pa yung ugali nung nanay nung tatay ko. Ng mga, alam mo, medyo mga Espanyol eh. So, may recall ka ng life with your father? Correct. And how, anong klaseng... Mabagsik. Dalawa lang ang bagay na tutunan ko sa tatay ko. Mm-hmm. Yung una, yung quality over quantity. Mm-hmm. Dalawa lang ang polo namin nung araw, pero eskolta. Eh, alam mo naman na eskolta nung araw eh. Nung araw pag-eskolta, big time ka. Siguro, ayaw lang niya mang maraming laban yung nanay ko. Oo. Oh. Ibig sabihin, kahit dalawa lang ang damit mo, basta mamahalin. Ayaw talaga yung mga mamahalin, mga okay yun. Oh. At saka yung isa, yung
A good life is expensive. Uh-huh. There is something cheaper, but it is not life. Eh, ibig sabihin, huwag ka magtitipid kumpara sa'yo. Uh-huh. Nakikita pa ba kayo? Ng ama mo? Pinupuntahan ko siya kung may time ako. Napaka-social ko, no? Social. Sa Europa. Sa Spain. Espanya, eh. Oo. At kung ngayon, medyo hirap na siya. But when was the last time you saw him? Kailan kayo huli nagkita? Siguro mga 2-3 years ago. Pero nakakatawagan kami. Pag may okasyon, Pasko, birthday niya, birthday namin. Pag may mga special sa TV na kailangang may mga iyakan, mga pa-effect drama. Pero hindi kami nagkakaano-ano dahil magulo yung tatay ko, eh. Yun yung tipo ng tatay ko nung maliit na unang biyahe, barko pa nung araw, pumupunta na Europa. Yun yung tipong mga 12 years old lang siya, magbabarko, buwana nung araw, eh. Ang barko, pupunta Europa. Pagdating dun, may syota na siya. Ganun kaloko din yun. Ah, girl in every port. Ang relationship mo sa kanya? Ayos lang. Acting ko lang nung araw na medyo. Kailangan masama loob ko sa kanya, pero hindi. Anong mapupulot na aral sa buhay mo? Umpisa natin nung bata ka na, yun na yung kapilyuhan mo, yung ano. Na maganda makisalamuha sa iba't ibang klaseng tao. Okay. Na, bakit maganda? Ay, natural. Anong idinudulot sa buhay mo? Makukuha mo yung pulso ng bawat isa. Uh-oh. At katulad sa trabahong napasukan natin, eh malaking bagay at malaking tulong yun. Dahil magiging makatotohanan yung mga sinasabi mo tungkol sa pananaw at tungkol sa buhay-buhay ng iba't ibang klase ng tao pagdating ng panahon. What does it take para maging isang Joey De Leon? Ay, hard work. Ang katwira mo kasi, pag namatay ka, puro tulog na gagawin mo. Oo nga, sabi mo nga. Kaya, ayan naman natutunan ko sa kanya. Pero ang kagandahan lang dito sa trabaho na napili ko po, huwag kayo maiinggit, napakasarap talaga. Parang hindi trabaho. Oo, kasi yun lang what you're doing. Nagigipagkwento, chika-chika lang ho, pagdating nyo, anong latest chismis? Anong ganun. Tapos pagharap sa camera, kung ano lang gagawin mo. Pagkatapos nun, chismisan na naman kayo. Hindi 8 hours. What does it take to reach this level? Yan eh, mixture ng kagustuhan ng may kapal. Yan yung destiny mo. Destiny. At malaking bahagi din yan yung ginagawa mo. Kapag trabahuhan mo, mag-aral ka palalo, magmasid ka sa ibang mga taong kasama mo sa ginagalawan mong daigdig, pag-aralan mo, pagbutihan mo, lagpasan mo kung maaari. Pero yan eh, nakaguhi talaga. Kahit kayo may-ari ng network eh. Anak ka ng may-ari ng network kung wala kang dating eh. Palagay ko, may tao talagang merong ano eh. Importante kasi po yung ano eh. Yung charisma, magnet, X factor na yan eh. Meron dapat yan. Nung once na napasok na ako, yun na yun. Hindi na ako bumitaw. Kung kinakailangan matulog ako sa studio, na ginawa ko, at dun manirahan, dun mag-shower, dun maligo, talagang ganun katindi, kulang na lang eh. Umakap ka sa pader. Marami ka rin na pagdaanan dyan, di ba? Oo. Maraming... How did that affect you as a person? Wala, wala. Nang rape daw kayo nung unang panahon, ngayon ko lang aminin. Aminin mo na. Hindi, siyempre nababother kayo nung during that time. During that time, oo. Pero yun nga sinasabi ko, pag ang katotohanan ay nasa iyo, wala ka dapat katakot. Anong tingin ni Joey De Leon sa pamilya? Habang tumatagal, lalong nagiging prioridad mo ang pamilya. Na habang tumatagal ka, lalong tumitibay at binibigyan mo ng prioridad yung pamilya mo. You have 2 sets of children. Paano mo nga na bubuo na isang pamilya tayo? Napakasimple lang naman nun. Hindi naman mahirap yun. Oo nga. Uy, basta pag lumakad ng sama lahat. Ipinaintindi mo kay Eileen, no? Na... Hindi, wala kang dapat sa... Minsan, ang pagsasalita, hindi kailangan eh. Yung aksyon, mas malakas sa salita minsan. Pag maganda ginagawa mo, hindi mo kailangan magpaliwanag. At least sa anak, pare-pareho tingin mo. Ano yung dream mo sa pamilya mo? Sana mama na lang ng mga anak ko yung sipag ko. Ganun. Yun lang yung dream ko. Papangaral ka ba sa mga anak mo? May konti lang ako magsalita, pero madiin. Paano ako parinig? Mahilig ako magparinig. Pards, magpapasalamat kami ng malaki sa'yo. Ay, at isang napakalaking
And then, it's not a pleasure, but it's a privilege. Oh, salamat. Pero malaking decision din itong ginawa ko para isadula dito yung kapraso ng buhay ko. Nagtitiwala ako sa'yo kasi, partner. At sa staff mo at sa program mo. Kaya pumayag ako. Okay. Christmas is coming, no? Baka naman gusto mo magbigay ng Christmas message. Sa akin kasi, ang kapaskuhan sa bata lang. Nung bata ako, sa amin. Pero habang tumatanda ka, sinasabi mo nilang sa bata yan. At ang maganda sa Pasko, para sa mga may edad, eh yung renewal o rekindling of friendship at mga rebonding. Hindi mahalagang may mga mahal kayong pagkain sa mesa, kundi yung mahal. Hanggang mahal lang. Mahal nyo mga kausap nyo. At sama-sama kayo. At huwag nyo lang gawin yung pagpasko at sa panahon na ganoon. Kundi sa araw-araw. Palaguin nyo lagi at palawakin ang inyong pagmamahal at pangunawa sa inyong mga kaibigan, kapatid, at lalo na nga sa inyong pamilya mismo. I love you, Parks, and Merry Christmas to you. Ay, wala pa lang ito. Sa loob ng napakaraming taon, araw-araw natin siyang nakikita sa telebisyon. Nagbibigay aliw, nagpapatawa, bihirang nagpapaiyak. Sadyang may mga taong itinakdang magpatawa. Ganyan si Joey. Ibinigay sa atin ang may kapal upang mamahagi ng ligaya sa ating buhay. Simula sa kanyang ina noong siya'y bata pa, hanggang sa mga kabataan natin ngayon, lahat tayo minsan napatawa ni Joey. At dahil sa kanyang walang sawa at buong pusong pamamahagi sa atin ng mga ngiti at halakhak, batid natin na ang nag-iisang Joey De Leon ay isang taong punong-puno ng pagmamahal. Mga kapuso, maligayang Pasko po at maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa magpakailanman. Ako po si Mel Bianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Abang buhay ay hindi